Magpapatuloy po tayo, mga kaibigan. Sabi yun ni Crispin Remulla. Sino ba ito? Yung ano? Sino ba? Boying ba ito? Ito ba yung Boying Remulla sa Cavite? Oh, House Senior Deputy Majority Leader. Si Boying Remulla to. Sabi niya, dinudumihan lang daw ni Lacson dahil hindi naman sapat, ha, o substantiated. Walang sapat na basihan, di ba? Yung akusasyon na lumalarawan, sabi ni Remulla yun, ano? It seems he does not want the House to succeed. Ano? Succeed in what? Huh? In robbing the people? Ayaw daw magtagumpay. Para bang ayaw daw magtagumpay ni Lacson, ang ano? Ang kamara? Oh. Isipin ninyo, samantalang ito si Boying Remulla, di ba sila yung nagbenta nung kwan? Nung Island Cove sa mga Inchik. Sila miyari nun eh. Yung Island Cove na ibinenta sa mga ilang Inchik ang maninirahan doon? 20,000 o 40,000 Inchik, mga kaibigan, doon sa Pogo. Pogo Hub, ha? Na pinagpuputol pati yung mga puno, ha? Alam ko yung Island Cove nung araw nagkaroon ng issue yan eh. Ang pangalan dati niyan Cove Lange. Oh, nagreclaim ng nagreclaim yan eh. Kasi nasa coastal yan eh. Nasa coastline, ha? Yung Island Cove ang ginawa para lumaki yung property nila. Abay, tinambakan ng tinambakan yung dagat. Ha? Eh di lumaki yung sakop na yung kanilang property. Oh, na Island Cove. Yun ang ibinenta ngayon sa mga Inchik, ha? Mga kaibigan. Sa Maynila naman, ano itong merong ano eh? Merong pakain daw sa Maynila. Eh, by the way, ha, gusto ko ibalita sa inyo. Bukas, magbasa kayo ng column natin sa Hataw. Kasi po, yun naman kuha ng mababasa ninyo, yung human smuggling naman sa Port of Cebu at sa Port of Davao. Yan, mga kaibigan, ano po? Ha? Eh, malakas din pala rin ang kuha ng human smuggling ng mga taga Bureau of Immigration, ha? Na ika nga po, mga kaibigan, walang kasawa-sawa sa pagkita ng salapi, ano ha? Isipin ninyo, ultimo yung teritoryo, yung bailiwick ni Presidente Duterte, abay, may nangyayari pala ron, talagang walang takot itong mga taga-immigration eh. Sipin ninyo, may kampanya ang gobyerno laban sa katiwalian, di ba? Oh, para saan yun? Ano, hindi kasali ang Bureau of Immigration? Ano sila, exempted? Ha? Bantakin ninyo. Yung kita sa human smuggling, yung pagpapaalis nila ng mga Pinoy tourist workers papunta sa United Arab Emirates, yung mga bansa sa UAE. Ha? Illegal recruitment eh. Human smuggling pa. Nagbabayad ng 40 mil bawat isa. Sa isang araw, ang pinakamahina ho ah, dito sa negosyo nito ng mga walangyang sindikato sa human smuggling,
na nag at deployment, illegal deployment ng mga mga tourist na turistang Pilipino papunta sa UAE para magtrabaho. 40 mil po yan, bawat isa. Pinakamababa, 21 araw. Yan ho, mga kaibigan. Pag 20 times 40,000 mo yan, is 800,000 a day. Bawat isang port, di ba? Iba sa Cebu, iba sa Davao. Oh, eh siyempre, may araw na malakas yan. Ang problema ito eh, baliwala na yung Department of Labor. Baliwala na rin yung POEA. Baliwala na rin yung OWA. Di ba? Eh, pagkaalis ka bilang isang OFW, di ba, ang proseso ay dadaan ka sa kwan, sa processing ng POEA, di ba? Sa pamamagitan ng mga license recruitment agencies, mga kaibigan. Kung kukwentahin mo yung sinisingil na bayad sa mga umaalis na OFW, abay, mas malaki kita sa human smuggling. Hindi naman sila gagastos ng 40 mil eh, di ba? Kung itong mga OFW natin, di ba? Sa ang pinakamalaking bayad siguro niyan, mula 10,000 hanggang 15,000. Legal pa yung alis nila, di ba? Oh, eh pagkatapos eh dito eh, instant makakaalis ka. At hindi ka pupunta sa lisensyadong recruitment agency. Sa ka pupunta doon sa mga illegal recruiter na travel agency. Mantakin ninyo, eh para saan yung Department of Labor na yan? Para saan yung POEA? Para saan yung OWA? Eh, dapat siguro isara na yan. Oh, huwag na kayong mag-process ng mga kwan, na mga pinapaalis ninyong OFW. Ha? Paraanin nyo na lang sa bayaan nyo na lang sila, isara na yung OWA, isara na yung POEA, isara na natin yung Department of Lagay na yan, and extortion. Total, wala kayong silbi. Hindi ba? Di ba maliwanag na illegal recruitment yan? Oh. Subukan ninyo, mga kaibigan, na tanungin kung ano yan, ano tawag mo dyan? Hindi ba illegal recruitment yan? Sipin mo, nagre-recruit travel agency, hindi naman siya recruitment agency. Oh, yun ang kasabwat ng mga taga-immigration. Ah? Yun ang kasapakat nila eh. Yun ang, kumbaga, yun ang nangangalap ng tao eh. Pagka may nagbayad sa kanila na pupunta sa United Arab Emirates, oh, siyempre, pati ticket, bayad sa kanila. Oh, pagkatapos, papasa nila sa immigration. Ha? I-escort naman ng immigration niyan, kapalit ng 40 mil, bawat isang ulo. Isipin mo. Eh para saan pa yung ano? Yung POEA, Department of Labor. Eh bagay, bali ba meron pa tayong mga desk dyan eh, di ba? Sa airport, sa mga ano natin, pambansang palusutan, paliparan, di ba? Eh dapat yan, di na pambansang paliparan eh, pambansang palusutan eh, ng mga Pinoy tourist workers. Alam nyo, okay sana eh, walang masama. Ang mga kababayan natin, maghanap ng kapalaran sa ibang bansa. Pero alam ninyo ang kalagayan ng yun ang legal eh. Yun ang documented na nga eh, na OFW pupunta dyan sa Middle East. Alam naman ninyo ang kadalasang sinasapit ng iba riyan, di ba? Kung paano sila abusuhin. Ha? May mga napapahamak. Eh, no, gusto ng Senado, tsaka ng Kamara. Ayun, mag-abala sa pork barrel. Pero itong katarantaduhang ito, talamak na po ang human smuggling,
eh baliwala eh sa kanila eh. Kailangan muna merong mapahamak. Gusto nila yung may mapahamak muna, may mapatay na Pilipino, merong magahasa, di ba? Pagkatapos si tantarin ng pinong-pino, gawing corn beef, di ba? Mga kaibigan, ilagay sa freezer. Gusto nila ganun eh. Para magkaroon sila ng, na, para ganahan sila mag-imbestiga. Pero eto, mga kaibigan, okay sana, walang problema eh. Kung gusto maghanap buhay, magkakaroon ng magandang kapala. Eh, paano naman yung kaligtasan mo? Hindi ba? Halimbawa, may nangyari sa inyo dyan. Oo. Sino ang tatakbuhan ninyo? Minsan, sinisisi pa natin, gobyerno. Hindi naman nyo kinusulta gobyerno. Totoo nga, iniwasan nyo yung gobyerno eh. Makapunta lang kayo doon, kahit illegal eh. Nung nagka-problema ka na, ang sinisisi na rito, yung gobyerno na. Hindi na? Eh sinasali mo na sa problema yung gobyerno. Eh siyempre, pag sinali mo ang gobyerno sa problema mo, eh sinasali mo rin yung taong bayan dyan. Oh, mga kaibigan, walang problema eh. Gusto nga natin umasenso mga kababayan natin. Eh ang problema, paano kung may mangyari? Kung yun nga mga legal umaalis dito, legitimong OFW, hindi garantiyang hindi sila mapahamak eh. Eh lalo kayo, isipin mo yan, pwede kang abusuhin, pwedeng-pwede. Ha? Pwedeng-pwede kang pagsamantalahan. Oh, dahil wala kang magagawa. Illegal ang pasok mo ro, hindi ka pasweldoin. Ha? Ipiting ka ro. Makapagrereklamo ka ba? Saan ka magrereklamo? Ano ang pagbabasihan mo sa panloloko sa iyo? Eh hindi ka naman supposed to be dapat nandoon nagtatrabaho. Kung umalis ka man, nakapasok ka ron, turista ka. Hindi para magtrabaho. Eh ngayon, hindi ka pinasweldo, ano gagawin mo? Magrereklamo ka? Paano kang tutulungan ng gobyerno kung magrereklamo ka? Hindi ba? Eh wala ka namang kontrata. Ikaw pa galit ngayon. Pumasok ka sa isang masikip na sitwasyon. Yun ang pinaka, hindi lang ho yung ang iisipin dito eh. Dahil para bigyan ng pagkakataon yung mga yan. Kasi tiyak na ang ikakatwira ng mga hayop na yan sa immigration. Yan kasi wala sa bokabularyo nila yung pagmalasakitan yung kapwa eh. Nagmamaskara lang yan eh. Eh, mabuti nga yan eh, nakakaalis sila. Kunyari lang yun. Diba? Eh, pag napahamak, masasabi mo pa ba yung hayop ka? Diba? Oh, magagawa mo ba sabihin sa Senado yan pag nag-imbestiga dyan? May napatay doon, diba? Oh, inabuso, pinagsamantalahan. Oh, ngayon, natuklasan, umalis pala yan na turista. Pinalusot pala ng immigration. Diba? Eh, imposible namang Pilipino ka, magtuturista ka, pupunta ka sa UAE. Hindi naman tourist destination yun. Diba? Mga kaibigan, kung aalis ka, magtuturist ka, punta ka ng Japan, yan. Punta ka ng Hong Kong, diba? Punta ka ng Amerika, Canada, diba? Europe, yan. Eh, turista, UAE. Ano, papasyalan mo rin, camel? Tsaka yung disyerto. Ha? Mga kaibigan. Diba? Sintido ko mo eh. Oh, anong kakarantaduhan po yan? Oh, pwede mo ba sabihin doon sa Senado? Hindi, kasi naawa ako sa mga kababayan natin. Gusto magbaka sakali dahil wala silang hanap buhay dito. Oh, masasabi mo ba yan? Tinulungan mo? Makaalis? Alay, kung hindi nagbayad yan, tutulungan mo ba yan? Ng 40 mil, hindi nagbayad sa'yo. Ha?
Eh siyempre, hindi mo tutulungan, gago, di ba? Yung mga walang hiya, ito talaga itong nasa immigration eh. Ako, may duda ako eh. Ito si Commissioner Morente ng immigration. At saka ito si Justice Secretary Menardo Guevara. Hindi lang yung sa ulo, hindi lang yung ulo nila nagkakabukol eh. Buong katawan nito may hematoma na eh. Ha? Dahil wala silang ano, hindi yata nila alam ang ginagawang pambubukol sa kanila nitong mga tiwaling nakatalaga na ahente at mga empleyado ng immigration dyan sa Davao at sa Cebu. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Mapagbintangan pa sila, mapasama pa sila. Ewan ko, siguro dapat may paraan doon na gagawin. Yun lang naman eh. Ngayon, speaking of San Miguel Corporation, case you, ano raw sila, mga pabrika ng pagkain, mga produktong pagkain. Eh ngayon, mga kaibigan, sa Amerika, di ba nabanggit na natin ito nung minsan? Eh kung ano yun, yung meron ka raw, bibigyan ka ng card. Hindi ko alam kung para sa senior citizen lang yun. Linggo-linggo ito ah, makakakuha ka ng isang malaking box na naglalaman ng iba't ibang produktong pagkain, inumin. Linggo-linggo yan. Kung para sa isang tao, eh kahit isang pamilya, baka isang pamilya, hindi kayang ubusin sa loob na isang linggo. Ha? Yun, mga kaibigan. Nabanggit na natin to, di ba? May mga tagapakinig pa nga tayong nag-message tungkol doon sa tawag kung ano yun eh. O, ngayon, alam niyo kung saan galing yung mga pagkain na yun? Yung pala, eh doon sa mga kwan, yung mga pabrika ng pagkain, ng mga gumagawa ng mga produktong pagkain, inumin, katulad ng kape, o mga keso, kung ano-ano yan, lahat ng products. Yan pala talagang binibigay ng mga pabrika yan kesa ma-expire. Yan po mga pagkain niya. At pag tinanggap mo yan, hindi malapit na yung expiration. Hindi. Malayo pa. Mga kaibigan, talagang ibinabahagi nila eh sa taong bayan. Ha? Hindi lamang sila naghahangad ng kita, kung hindi, itinutulong din nila. Dapat ganun, matagal lang ginagawa rito yan ng mga pabrika dito sa atin. Kaya lang ang problema, nanakawin kung ipapadaan mo yan sa mga, kwan, sa gobyerno. Yan ang mangyayari po dyan. Pag nanakaw, ano, wala talaga mapagkatiwalaan eh. Eh pero kung sincero, itong mga taong ito, kamukha ni Ramon Ang, eh, presidente ka ng San Miguel, edi, ba't hindi kayo bumuo ng isang organisasyon ng mga kamukha nyo ring tycoon, hindi ba? Na meron ding mga produktong pagkain, inumin, o, yan, ipamigay nyo, kaon-kaon, kesa yung ganyang kain-kain na ganyan. Mamaya, may nalason dyan, sisihin pa kayo dyan. You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back. Bueno, tayo po ay magbabasa-basa muna at babati-bati muna ho rito sa mga sumusubaybay sa atin pong live streaming sa FB. Binabati natin si Rosita DC
nanonood ngayon sa ano, sa TV. Kilala niyo ba si June Espinosa? Ha? Oh, kung di niyo kilala si June Espinosa ho, ang Elvis Presley of the Philippines. Kaibigan natin 'yan eh. Kanina nag-message siya, tinunan niya yung screen ng television. Nanonood siya sa television. Oh, tsaka yung sarili niya, kinunan niya habang nanonood sa atin. Meron lang akong tanong, di ba? Kung si June Espinosa ang Elvis Presley of the Philippines, eh sino Elvis Presley ng Amerika? Ha? Ana, sino Elvis Presley ng Amerika? Kilala mo ba? Oh, si Katropang Rosita DC, ha? Nanonood. Si Katropang Arlene Tanyedo Barrias at ang kanyang husband na si Ramon doon po sa Amsterdam sa The Netherlands. Oh, si Carolina Luge ng Pisa, Italy. Ha? Mabuti naman dito sa Italy kahit undocumented ka, nakapag-work at inasikaso, kahit walang papel, mababait ang mga Italian. Hindi ba merong na-feature sa TV, documentary, yung mga Pilipino, ha? Merong tulay eh. Tulay yata, no? Yung ilalim ng tulay, ginawa nilang tirahan nila. Nagtayo silang bahay doon, no? Sa ilalim ng tulay. Hindi sila pinapalis ng gobyerno. Mabait nga ang mga kwan eh. Ang gobyerno ng Italy. Pero pag umuwi ka dito, yung mga nakatira na yun, ha? Sa ilalim ng tulay, nakulintik ang mga mansion pala nun sa Batangas. Karamihan, Batanggenyo. Ang lalaki, ang gagara ng mga bahay dito. Mga kaibigan, sipin ninyo. Kasi mas impag sila. May mga dalawa trabaho ron, ha? Ganon. Talagang trabaho ng trabaho. O pag-uwi dito, ang dami naman nilang pera. Oh, kaya ang bahay nila, hindi mo sasabi, daig pa bahay ng mga magnanakaw sa gobyerno ba? Eh ito naman, pinagpagura nila, di ba? Oh, ngayon, eh mabuti kung ganun ang kala. Eh hindi, Middle East ito eh. UAE yan eh. Di ba? Alam mo naman ang mga tao dyan, hindi ganun sibilisado. Oh, si Katropang June de Valencia, ano kaya naging aksyon ni Yorme at o ng konseyo dito kay Morente about the deletion of Yorme's name from the guest list? Ako hindi ako naniniwalang interesado sila dyan na pangalagaan ng dignidad ng mamamayan kahit nila. Basta issue, hindi pagkakapirahan. Walang pakialam niya yung sila, yung konseyo na yan. Sabi ko nga sa inyo eh, magkakaalaman tayo dyan kung kayang ituloy ni Mayor Isko Moreno yung kanyang mga ipinamalas nung una. Eh kinumusta ko kanina yung mga dumalaw sa bahay na mga taga-Tondo. Oh, tinanong ko, kumusta ka ako yung Divisoria? Ayun na, marami na naman vendor. Yan ang sinasabi natin eh. Kilala natin yung mga taong yan eh. Di ba? Mga kaibigan. Kaya huwag masyado dakila. Di ba? Pag dakila, isa pa lang, meron lang ginawa, eh, sinasamba na nung iba. Di ba? Natalisid na nga eh. Gusto nyo pa maulit? Oh. Basta hindi pagkakapirahan. Itong mga senador, wala yan. Hindi nila magagamit sa publicity. Wala yan. Hindi sila interesado sa ganyang issue. Si Kaani Flormata Saludes at si Kaenyang Mina na mga katropa natin nanonood din po. Si Raul Villanada, of course, we hope you're well and fine. Si Andres Bonifacio pala ang kanilang binabati. Sa simula pa lang ay kung paano magkakamal ng pera
ang pakay ng mga mambabatas, kaya dapat i-find out natin kung paano ba talagang magtanggal ng senador, simulan kay Bato at Lito Lapid. Alam niyo, maraming dapat tanggalan o tanggalin na pribileyo, senador. Unang-una, ulitin ko, dapat ang senador hindi pwedeng tumakbo sa ibang posisyon hanggat hindi tapos ang termino nila. Di ba? Hindi ka pwedeng tumakbo kasi winawalang hiya eh. Ewan ko kung saan nila napulot yung senador ka ngayon. Tatlong, after 3 years, may presidential election, tumakbo kang vice president o presidente, kamukha ni Grace po. Yan si Lakwan. Sino? Sila Cayetano, di ba? Oo. Oh. Hindi pa tapos ang term, tumakbo. Mga kaibigan, nung matalo, balik sila sa Senado para ituloy yung 3 years term. Saan nangyari yun? Di ba pag tumakbo ka, bando na yun? Inabandon mo na yung pwesto mo? Di ba? Oo. Oh. Eh, ba't kayo nakakabalik? Anong kalukuhan yun? At dapat ipagbawal sa inyo yun. Hindi ka pwedeng tumakbo. Ngayon, pagka gusto mong tumakbo, hindi ka na pwedeng bumalik na senador. Di ba? Oh. 3 taon ka maghintay, tumakbo ka ulit. Eh, yun lang, kawalang yan na yun eh. Wala namang batas na ganun eh. Oh, mga kaibigan, oh, ang mag-declare na maaga ng intensyon sa pagkapangulo ay magagaya kay Jojo Binay. Mabibira ng maaga as in wasak. Sabi ni June Elvis Espinosa, si Silvio Lugarte, Senator Lapid is a waste. I don't know why people voted for this hindoropot. Yun. Si Henry De Leon Esposo, good evening, watching from SBMA po. Maraming salamat at may programang nagsisiwalat ng katiwalian ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Hindi naman yung sila nanunungkulan eh, sa gobyerno. Yung gobyerno ho ang nanunungkulan sa kanila. Yun ang lumalabas. Ha? Mali na ho yung paniwala natin dati na kaya sila tumatakbo para manungkulan sa gobyerno. Kaya kung sila tumatakbo para manungkulan yung gobyerno sa kanila. Baliktad, di ba? Oh, si Rebby San Miguel ng San Bernardino, California, nanonood po every night daw. Paano ba nanalo yung Lito Lapid? Ang tatanga ng mga bumoto sa hindoropot. Ha? Ngayon, nga yung mga bumoto. Hindi, gusto nila may nakikita ng artista lang. Para silang nanonood ng TV, ganoon. Eh, laos na nga yun eh. Kung di sumakayan doon sa ang probinsya, no? Wala namin. Di ba natalo? Mayor na nga lang tinakbuhan niya sa Angeles, talo pa eh. Oh. Ewan ko, anong magic yun? Kaya kung di naniniwalang nanalo yan eh. Mga kaibigan eh. Oh. Binayaran yan, yung Smartmatic, may nagbayad niyan. Sigurado yan. Sabi ni Soto, ang pork barrel daw, lump sum, yung 100 million per congressman, pondo daw yun sa mga project. Hindi nga kayo pwede mag-project. Wala kayong mandate na ganon. Gumawa muna kayo nun ng mandate na ganon. Pakita mo sa akin ng mandate na meron kayong, pwede kayong mag-project. Sige nga. Oh. Pag wala ka na ipakita, tatadyakan ka. Ha? Ni General Bato. Hindi ako, di ba? Oh. Yan, mahilig sa ganyan eh. Suntukin ko yan eh. Wala naman nagkatotoo. Di ba? Oh, si Katropang Yula Sotelo. Oh, nanonood. Si Vicente Prasdilla. Oh, si Katropang Jorge Bechong sa
Kuan ho, sa Tokyo, Japan. Yan. Si Carmela Torres Balcos, nakatropa natin. Si Kamaita Basilio, doon po sa Geneva, Switzerland, nanonood. Ba si Madet O'Connor Alfonso ay nanonood po sa atin. Oh, si June Ferrin. Yeah. Yan, si ano to? Yage Maravilla from Los Angeles, California. Yan. Dapat nilagyan noon pa ng CCTV kung saan nila gaganapin ang hazing. Tungkol doon ito sa kwan, ano, sa kadete na napatay. Oh, nanonood din sa Sky Cable si Junis Pinose. Watching from Halton Hills, Canada, si Silvio Lugarte. Oh, sama ang may bahay sa Amerika. Si Gerald Bantag ang kailangan ng sa Senado at Kongreso, naghahagis ng granada. Mga kaibigan, oh. Walang kadala-dala ito mga organizer ng hazing. Dapat firing squad ang parusa sa mga yan. Sino mo sasayangin mo yung buhay? Walang kwenta. Para saan yun? Anong napatunayan yun? Di ba? Oh, si... Paghahanda, si Nikita sa 2022 presidential election, kaya kailangan niya 1.6 billion. Nanalo ba yan? Vice President niya, hindi nanalo yan. Di ba? Eh, sa tagig lang, sinusuka na sila. Kaya lang, may smartmatic eh. Malas sila. Di ba? Si Antonio Allen, nanonood po from Stockton, California. Si Ledge Chulbo, ng isang musician, ha? Diyan sa Rizal. Si... ano to? Joel De La Cruz, correct si Lacson, zero pork yan till now. Si Senator Lacson. Aurora Lim ng New Jersey, binabati natin si sandali, bagal itong aking kwan eh. Si Elmer Ecleo ng Pasig, nanonood din po, ha? O nakikinig. Si Francis Rodriguez, ha? Nanonood. Mga tropang barberia yan. Si Andres Bonifacio ng Michigan, ha? Magaling na kaya. Oh. Pwede ka kumanta rito, Junis Pinosa, oh. Mag-solo ka rito. Sa programa natin, ha? Ano masasabi mo kay Thinking Pinoy? Sabi ni Joe De Lemos, hindi ko kilala yun eh. Narinig ko, Thinking Pinoy, ano raw yung vlogger. Yun nga tayong gumagawa ng kwan eh. Fake news eh. Hindi ako pumapatol sa mga fake news. Ini-ignore ko yung mga yan. Si Lloyd Dantes Casal, naabutan mo ba yung impacts ban sa Japan? Eh siguro, impacto yata yun eh, impacts. Oh, may bandang gano'n, impacto. Siguro kilala ko yun. Ah, ito, hindi ako nagyayabang ha. Tanong mo kung kilala nila ako. Bakit? Kasi maray nakakakilala sa akin dahil sa tatay ko tsaka doon sa kapatid ko. Alam niyo bakit? O, yung tatay ko ang nagpaalis ng pinakamaraming banda sa Pilipinas. Siya yun. Sa Asahi Kikaku Promotion. Kaya mas kilala nila ako kaysa mas matandaan ko sila sa pangalan. Di ba? Baka pag sa mukha, yun. Matandaan ko sila. Oh, si Ed Carillo. Salamat ha. Si Hector Ponasier. Oh, si Joel Diaz ha. Ng Italy, Buenos Diaz.
si George Santiago, si Baikong Kameng Samua, oh, si Mike Madela, Edwin Javier ng Burbank, California, si Tina Rodriguez ng Winnipeg, Canada, si Dong Albara naman mula sa Long Beach, California, nanonood sa atin, si Juliet Lodia ng Toronto, Canada, si John Minda Makaraig, Danny Javier, sabi niya, good evening, Danny from LA. This new breed of Philippine senators are all hatchet boy for someone. Everyone in the Philippines knows it. Siguro, hindi ito si Danny Javier na ano, nakasama ni ni ano, ni Batibot. Si Ricky Valero, ang idol natin sa Toyota nung araw, basketball. Nanonood po sa atin, ha? Ah, hindi pala. Iba pala to. Ricky Relosa pala yun, yung idol natin sa Toyota nung araw. Ito si Ricky Valero, taga Pulilan, Bulacan. Yan. Si Bella Salidor Privado Regencia, nanonood sa atin from Kuwait. Si Gilbert Silvestre. Si Emmanuel Senso ng Rancho Cucamonga, California. Sabi ni Danny Abier, young musicians now are over their head, not like the old school. They have comradeship. Oho, ganun o eh. Colin Gavin, nanonood po, Luz Biminda Romana, Papersi. Pinababati ni Luz Biminda Romana ang pamilya niya, ang pamilya ng anak niya sa Canada, sila Born, Glandy at Teo. Oh, nakikinig daw sa Canada yung mga anak ni Luz Biminda Romana doon. Matt Bautista, yan, salamat ha. Si DC Encarnacion, kahit di makita sa actual, pero kitang kita sa diwa, nasasandukin lang nila yung pork barrel. Kaya biglang yaman. Oh, nag-imbes makaupo lang dyan. Sabi niya, si Marlon Lansangan, kasalanan ng voters, bakit pinili nila maging senador? Si Bato, Revilla, Go, Lapid, wala naman nagagawa, puro dakda. Alam niyo eh, mga kaibigan, eh, kasalanan ng lahat. Ha? Si, hindi lang na, alam nila kasi marami ng botante, madali ng bilin. Kasi nga, ang katwiran ng botante, pare-pareho lang gagawin nyo eh. Nanakaw din lahat yan. Pag nanalo yan, hindi na tayo kilala yan. Hindi naman tutupad sa pangako yan. Oh, kaya, kung sino yung magbabayad, yun ay boboto ko. Eh, gago ka. Nag-isip ka ng ganun. Diba? Yun ang kamalian ng butante. Hindi mo dapat inisip yun. Dapat, gagantihan kita. Ha? Dahil ang gusto ko, maging maganda ang future ng pamilya ko, ng anak ko. Ha? Oo. Kailangan maging matino mga namumuno rito. Kaya iboboto ko, tama. Pag may nagbigay sa akin, kukunin ko. Pero kung hindi ko siya iboboto, dahil doon pa lang binastos niya na ako. Ang tingin niya sa pagkatao ko, pera. 500, 1,000. Yun lang ba katapat mo? Pinanganak ka ng nanay mo, gano'ng kakatagal. Inalagaan ng nanay mo, tapos pagpapalit mo lang sa 1,500. Di ba? Wala kang kwentang tao. Si Prince Negosa ng LA, nanonood, Bonito Villanueva. Si Joshua Buendia, nanonood din po. Si Raquel Cuyugan Roque. Si Leofin Tanaleo ng Ontario, Canada. Si Marlon Lansangan, nabanggit na ba natin si Marlon? Edgardo Lim,
May kahihiyam pa yung mga yan, di tulad ng mga sipsip. Kasi yung military, depende sa military. Pero yung si, ano ha, imbes na magalit ka ron yung sa PMA, irerespeto mo sila, ahangaan mo, di ba? Sa kanilang ginawa. Kasi yun ang tamang gawin eh, di ba? Ibig sabihin, marangal silang tao. At isinasalba nila ang institusyon. Yun ang naghahangad ng mabuti para sa lahat. Hindi nila pinairal yung kanilang pansariling interes. Kahit labag sa kalooban nila yun, ginawa nila. Yun ang lalaki, di ba? Yun ang mga pwede mong pagkatiwalaan. Nag-resign. Kung ako yung mamimili at ang pipiliin ko mga mabubuting tao, kukunin ko yun. Bigyan ko na ibang pwesto doon sa lugar na hindi mapatino. Ha? Tulad sa customs. Pain mo na yun. Si Guerrero, wala yan. Hector Tunasier. Ha? Sino pa ba? Rudy Santos, ha? Nabanggit na natin kanina. Sino pa ba? Kasi nagkaroon ng interruption sa kwan eh. Kaya kailangan lumipat tayo doon sa isang video, di ba? Para mabasa naman natin yung mga nandun. Si Pedro Penduko. Nelson Pabustan ng Caloocan, ha? Binabati natin ang ating idol, radio broadcaster, Fiorelio Salvo. Lagi raw pong nanonood sa atin. Mabuhay po kayo. Meron siyang programa sa Facebook. Nasa California rin po yan, si Ginoong Salvo. Pwede nyo mapanood yan. Si Dong Damaran Junior ay binabati rin po natin. Sa bayan ko ay isa ang inyari. Dito'y wala ang pagtutunwari. Hindi padagay sa tiyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana? Sa bayan mo, sumapit man yaong wakas. Dito sa bayan mo. Mga kaibigan, dyan po tayo pansamantalang muling magpapaalam sa lahat po ng mga sumubaybay ng ating palatuntunan dito po sa makasaysayang himpilan ng DZRJ 810 ng Radyo Bandido. Sa mga nanood sa Sky Cable Channel 224 at sa mga nanood din po sa TV Plus, sa mga sumubaybay sa ating pong live streaming sa FB, maraming salamat po sa inyong lahat. Sa pangalan ng ating technical director, si Ann. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Bato de la Rosa! Sabayo!